Hello, kumusta po kayong lahat? Ako po si Chico ng Barangay LS 97.1 at ako rin po ay isang unit manager sa Pru Life of UK. Nais ko pong i-share sa inyo ang The Secret to Financial Wellness. Sabi po nila mga kaibigan na ang isip daw o ang utak ng tao ay parang parachute, gumagana lang daw po ito kapag ito ay open. To educate people on financial wellness, yung bigyan ng kaunting kaalaman ang ating mga kaibigan tungkol sa kaperahan. Ano po, objective po namin, mapasharpen po namin ang inyong financial IQ, palaguin ang inyong pera, protektahan ang inyong kinikita, at maging financially independent po tayo. At saka kung paano natin ma-achieve ang ating mga pangarap sa buhay, mag-retire ng maaga at mag-retire ng masaya o komportable sa buhay. Ang mission po namin, makatulong sa sa halos 100 pamilyang Pilipino dahil kami po ay may malasakit. The road to financial independence to help you plan and achieve your financial goals po, mga kaibigan. Light tomorrow with today. So habang maliwanag pa po, may kakayanan pa po tayong paghandaan ng bukas. Aba, gawin na po natin ito ngayon. Sabi po, ang isang financially healthy na tao ay yung mga taong kayang mabayaran ang kanyang utang on time, ang kanyang kuryente on time, ang kanyang mga due dates on time, kaya niya mabayaran. At meron siyang pampondo para sa mga pangyayari kagaya ng sickness, aksidente. And lastly, mga kaibigan, ang isang tao na financially healthy ay merong pondo para tuparin niya ang kanyang mga pangarap. So, kung ang katotohanan ay medyo nagbibigay ng sakit sa inyo, mga kaibigan, magpasalamat po tayo. Dahil meron pong dalawang klase ng sakit, mga kaibigan. Ito po yung sakit na yung the pain that hurts you and the pain that changes you. Yung sakit na nakakapanakit at yung sakit na nagpapabago po sa atin. Meron pong tatlong kinds ng education. Yung academic education, ito po yung sa paaralan, yung pinag-aralan, yung ginawa natin, yung mga bata pa tayo, grade 1 hanggang high school, hanggang college. Meron din professional education. Sila po yung nasa doctor, masters, mga engineering, mga professional po talaga, ano po. Ito naman yung lastly, yung third financial education. Sa financial education, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng klaseng edukasyon kagaya ng financial education. Kung tatanungin po kita ngayon, ano po ang lifestyle na gusto mong mangyari sa iyo at sa iyong pamilya? Siyempre, yung lifestyle na maaluwa, maluwag, yung nakakapagbakasyon, hindi po ba? Yung magkaroon ng magandang bahay, di ba? Yung tatlong palapag na bahay, yung may bahay na walang bakuran, no? Tapos may sasakyan, ano po, may swimming pool. Yan, yung mga pangarap natin. O kaya naman, maaluwa na buhay, yung maluwag, yung kagaya po ng pagkakaroon ng mga sasakyan. Sasakyan na pang coding, sasakyan na pang araw-araw, may pamalengking sasakyan. Ano po, meron pang sasakyan na pang gala lang, pang libot lang, ano po. Yan po yung mga pagkakaroon ng sariling sasakyan. The best education for your children. Siyempre, kung gusto mong magkaroon ng magandang future ang iyong mga anak, ay dapat maganda rin ho ang kanilang pundasyon. Maaari mo silang pag-aralin sa De La Salle University, sa Ateneo de Manila, yan, sa Unitas, sa University of Oxford, sa ibang bansa, sa Harvard, at sa Yale. Hindi po ba? Alam niyo po ba, mga kaibigan, na ito po yung tuition fee, ha? Kung ang edad, ang anak ninyo ngayon ay bagong silang, so meron siyang 17 years bago siya mag-college. Kung siya ay yung paaralin ho sa AMA Computer University, ang isang 4-year course ay umaabot ho ng 2.4 million pesos. That is 17 years from now. Kung siya naman ay pag-aaralin niyo po sa UST from now, 17 years from now, ang tuition fee po sa UST ay tinatayang nasa 2.3 million pesos. University of Santo Tomas po iyan, ano po. 'Di ba? Yan po yung sinasabi nila, magkakaiba po ng antas ng tuition fee. Medyo may kamahalan, hindi po ba? Best education para sa iyong mga anak. Best wedding. Nais mo magkaroon ng best wedding. Siyempre, paghahandaan niyo po ba? Alam niyo po ba na ang isang wedding ngayon tinatayang nasa kalahating milyon hanggang 2 milyon ang gastusin sa wedding mula doon sa preparation hanggang sa araw ng iyong kasal. Kaya kung gusto mo magkaroon ng best wedding, dapat mo rin paghandaan din yan.
pagbabakasyon sa ibang bansa, sa Greece, sa Turkey, sa Venice, Italy. Ang dami-daming lugar na pwedeng bisitahin kapag ang buhay mo ay komportable, no? And to realize those dreams, para maging makatotohanan po ang mga pangarap na iyon, sa tingin mo, kailangan mo na magkano ang kailangang savings mo ngayon para ma-enjoy mo yung mga pangarap mo na yon sa susunod sa darating na panahon? 20 million for 5 to 10 years sa palagay niyo po. Alam niyo po mga kaibigan, ito po ay nagsisimula lahat sa disiplina ng pag-iipon. Save, pag-iipon. Ano po? Saving should be your first expense, gaya po na tinuturo ng marami. Isasama daw po natin sa ating gastusin ng pagsisave. At huwag nating gagawin kung ano na lamang yung matira ay siyang isisave ho natin. Pero bago ho tayo mag-save mga kaibigan, kailangan ho na meron tayong smart. Meron tayong smart goals. Ano po? Smart goals, ibig sabihin, yung ating, meron po tayong something in mind. Meron tayong objective in mind kung bakit ho tayo nagsisave. Dapat yung S, eto po, yung limang step in realizing your dreams. Know what you want. Dapat malaman mo kung ano yung bakit ka nag-iipon. Ano bang gusto mo? Para saan mo ba gagamitin yung pag-iipon mo na yan? Tapos, kailangan maintindihan mo, maunawaan mo bakit mo siya gusto. Bakit mo gusto ang bagay na yon? Pangatlo, kailan mo kailangan ng bagay na yon? Pang-apat, magkano ang kailangan mo para sa bagay na yon? Pang-lima, kailangan ma-strategize mo paano ka makakapag-ipon ng ganon. Okay po? So, kailangan ma-improve mo ang finances mo. Diba? Alamin mo kung ano yung mabubuti at tsaka yung mga hindi mabubuting money habits mo. Ikaw ba yung magastos? Ikaw ba yung maluwag? Bigay dito, bigay doon. Arya dito, arya doon. Kailangan malaman mo rin kung magkano ba yung net worth mo. Baka mamaya, negative ka naman pala. So, sa pag-iipon, nakita po natin kung sino po yung may kontra, kung sino po yung ano, yung pumipigil sa atin para makapag-ipon. Nakilala na po natin, and the enemy is us. Tayo po mismo mga kaibigan kung bakit hindi tayo nakakapag-ipon ng dahilan. Dahil po, bad debt is debt that keeps you poorer. Ano po? Dahil maari, baon ho tayo sa utang, may mga kinuha tayo mga bagay-bagay noon na hindi naman natin kailangan, pero hanggang ngayon din binabayaran ho natin, hindi po ba? Sabi po mga kaibigan, ang pangungutang o debt is not a financial plan. So, get out of it. Alam niyo po mga kaibigan, since are like credit card, you enjoy it now and you pay later. Masarap mag-enjoy ngayon pero mag-pay later parang di yata maganda. Alam niyo po ba na meron ang mga Pilipino, merong continuous o patuloy na struggle between between identifying between needs and wants. Minsan hindi natin malaman ano ba yung needs, ano ba yung wants natin. Hindi po ba? Kamukha ng gadgets, travel, shoes, designer bags. Sa gadget, okay yun. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, importante na ho ang call and text. Lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. Tapos nadagdagan pa ng internet. Ano po? So nadagdagan pa ng smartphone. So yung iba nag-iPhone pa. Hindi na nakontento. Ano po? I mean, walang masama dyan kung kayang-kaya mo naman bilhin yung mga bagay na yon. Pero kung hindi mo naman kaya at ipinapangutang mo na mga pagbili sa mga bagay na yon, mag-isip-isip ho tayo. Travel, pagta-travel, pagbabakasyon. Kung hindi naman afford, huwag pilitin. Pagbili ng mga gamit, kasuotan, sapatos, hindi po ba, at mga designer bags. Alam niyo po ba na ang konting pagbabago sa ating lifestyle araw-araw ay maaaring magdulot sa atin ng malaking kaginhawaan? Sa soft drinks lang ho mga kaibigan. Aba, ang soft drinks ngayon, 20 pesos per can? Hindi ah, nasa 25 na nga o 30 pa minsan eh. Kung iipunin o titipirin mo yan sa sarili mo, kamukha ng pagkakape, pagkain sa labas, paninigarilyo, pagpapariban, pagtaya sa loto, malaki po ang ating matitipid. Hindi po ba? Hindi natin namamalayan kasi konti-konti lang naman eh. Magkano lang naman ang sigarilyo? 7. 6. Ano po? Magkano lang naman ang pagpapariban ko? Minsan lang naman ako nagpapariban. Ang nakakalungkot ho kasi mga kaibigan, kayang-kaya nating gastusan ng mga soft drinks, ang mga pagkakape sa labas, pag-iinom, pagwawalwal, paninigarilyo, pero yung pag-iipon, hindi natin kayang gawin. Tandaan, para makaipon ka, dalawang bagay ang kailangan mong iwasan.
pagbili ng bagay na hindi mo naman kailangan, at pagsama sa mga mabibisyo at maluluhong kaibigan. We need to change our culture. We need to replace the joy of overspending with the fun of saving. Yung mas masaya ka pag nag-iipon ka kesa doon sa gumagastos ka. Saving is not an issue of money, but of habit. Kasi hindi nakasanayan, hindi nakaugalian. So, mga kaibigan, ang tanong ko po sa inyo, sa palagay niyo po ba, it's important to save? Bakit ba tayo nagsisave? Para sa medical na pangangailangan, sa pag-aaral ng mga anak natin, sa retirement po natin, at sa mga pangunahing bilihin na kailangan po natin. Yung mga malalakihang bilihin, kotse, bahay, lupa. So, ikaw, tatanungin kita, what do you want to save for? Para saan ka magsisave ngayon? Why do we need to plan? Bakit natin kailangan magplano? Tatlong bagay kasi yung pwede mangyari sa atin. Maaring number one, we live too long. Masyado mahaba yung buhay natin. Hanggang 100 years old. Ang tanong dyan, saan tayo kukuha ng pera pang sustain sa ating buhay? Number two, what if we die too young o mamatay tayo ng maaga? Number three, what if we meet a debilitating accident o prolonged sickness? Ano po? So, bakit natin kailangan magplano? Baka mabuhay tayo ng matagal? O kaya baka hindi tayo mabuhay ng matagal? O kaya naman, maaksidente tayo o magkaroon ng malalang karamdaman? Kaya dapat, ngayon pa lang ho, nagpaplano na po tayo. Ito ho, nakakalungkot mga kaibigan, kasi 85% ho ng mga Pilipino ay nagre-retiro sa kahirapan. At 4% lang po mga kaibigan ang nagre-retiro ng komportable sa buhay. 42% ho ng mga Pilipino ay umaasa sa kanilang immediate family to provide for their needs upon retirement, pangkain, pang-maintenance, panggamot. 42% no, halos kalahati ho ng mga Pilipino umaasa sa kanilang mga anak at kamag-anak para sila'y mabuhay. And Filipinos tend to work even after 65 because they failed to save. Kailangan nilang umayod ng kumayod kasi hindi sila nakapag-save. So, what is education for many parents? Ang edukasyon ng mga kaibigan ay isang pamana, sabi ng mga magulang natin. Kaya lang, the changing education landscape, nagiging mas mamahali na po magpaaral ngayon. Ang jeep lang dati, ngayon hindi na, may pag-grab-grab na, may pa-taxi-taxi na, o yung iba pa nga po ay nagdadala ng sariling sasakyan nila. Tapos ang kanilang meeting place, lagi po sa labas, ang kanilang library, sa coffee shop, sa fast food. The changing education landscape ay nagiging mas mahal ho mga kaibigan dahil ang kanilang field trips at OJT ay ginagawa na po sa ibang bansa. Tapos hindi lang yan, ang mga anak ninyo na mag-aaral ng kolehiyo, panigurado, may cellphone yan. Hindi sapat yung isang cellphone lang, may pang smart, may pang globe, may pang TM, may pang TNT. May tablet pa yan. Hindi pa makukontento sa tablet yan kasi may laptop pa yan o personal computer. O kaya naman may e-book reader pa yan. So, sa pagpapaaral ho ng kolehiyo, may mga option ho tayo. Number one, pwede tayo mag-ipon kung malaki-laki po ang ating pera. Number two, mag-ipon at itabi sa bangko. I-invest po natin sa mga bangko. Number three, bumili ho ng property ngayon at pagdating na mag-aaral na po yung mga anak natin, ibenta ho natin. Number 4, mangutang, humiram ng pera. Number 5, bumili ng stocks. At yung pang-anim na option para pondohan ang pagkukolehiyo ng anak ninyo, ay kumuha ho ng VUL o Variable Unit Link Insurance. What if something uncertainty happens? Are we ready? Halimbawa mga kaibigan, nag-iipon ka para sa pampaaral ng iyong anak. Pero habang sa panahon na ikaw ay nag-iipon, na-diagnose ka ng heart disease at kailangan ng heart transplant. Ready ka ba? Habang nag-iipon ka, na-diagnose ka ng cancer at kailangan mo magpa-chemotherapy. Halimbawa sa panahon ng iyong pag-iipon para sa pag-college ng iyong anak ay nagkaroon ka ng kidney failure na kailangan mong i-dialysis 2 to 3 times a week. O halimbawa sa panahon na nag-iipon ka pang college ng anak mo, ay na-disabled ka dahil sa stroke or aksidente. What if habang nag-iipon ka ay nagkaroon ng ay
What if pagdating sa panahon, what if habang nag o di kaya naman po mga kaibigan, tayo ay nawala sa mundong ito. Paano na ang pag-aaral ng ating mga anak? Alam niyo po ba mga kaibigan na it cost 1 million to undergo treatment for cancer, stroke or heart disease? Ang laking gastusin ho ang pagpapagamot kung tayo'y ma-diagnose ng heart disease, cancer or stroke. Ang tanong po dyan, handa po ba kayo? Halimbawa po mga kaibigan, halimbawa ho, kailangan mo ng 1-2 million para sa educational fund ng iyong mga anak. At hospital, o kaya naman ay hospitalization kung sakaling ikaw ay ma-diagnose ng isang malalang sakit, halimbawa heart disease. Kung lahi ninyo ang heart disease. Ang tanong, saan ho kayo kukuha ng pera? Ayon ho sa pag-aaral, ang mga Pilipino ay niwi-withdraw nila ang kanilang mga ipon sa bangko. O kaya naman, binibenta ho nila yung kanilang mga property, mga lupa na minana nila sa kanilang mga magulang o mga lupang pinagpaguran po nila. O kaya naman, manghihingi ng pampagamot sa kanilang mga mayayaman na kamag-anak na nasa ibang bansa o nandito sa Pilipinas, mangungutang sa kaibigan o kaya naman makikipila sa PCSO o sa iba pang mga city mayor or government para makahingi ng kaunting tulong. At ang masaklap ho dyan, habang ikaw ay nagpapagamot, kailangan mo pa rin ibigay ang pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong pamilya, ng iyong anak, ng iyong apo, ng iyong mga kapatid. Pagkain, pambayad ng bills, padala sa school ng mga bata, magbayad ng renta, hinuhulugan, mga utang at kung ano-ano pa. Sa palagay mo ba, posible pa bang mangyari ang iyong mga pinapangarap? Ang magkaroon ng magandang bahay, kotse, makapag-travel, makapag-ipon ng pera, retirement, makabili ng ano, makapagpakasal sa maganda, di ba? Posible pa ba? What if I can show you a way to provide for this need? Magiging interesado po ba kayo para paghandaan ng mga ito? Kung sakaling may paraan na maipakita ko po sa inyo, hindi nyo na po kailangan gawin itong you don't need to do this if you are prepared. Hindi nyo na po kailangan gawing mag-withdraw sa banko. Hindi nyo na po kailangan ibenta ang inyong mga properties. Hindi nyo na kailangan manlimos sa inyong mga kamag-anak at makarinig ng hindi magagandang salita. Hindi nyo na po kailangan umutang sa mga kaibigan. Hindi nyo na po kailangan pumila sa PCSO. Gugustuhin nyo po ba kung may maipakita ko sa inyong paraan? At habang kaya nyo pa pong, at habang kayang matupad ang inyong mga pangarap, ang magkaroon ng bahay, makapagbakasyon, di ba? Makarating sa iba't ibang bansa, makapagpaaral ng inyong mga anak. Halimbawa ho mga kaibigan, meron kang 5,000 piso. Kung meron kang 5,000 piso, kung iyon ay isisave mo sa bangko, meron kang 5,000 a month na bangko na isisave mo sa isang taon, yan po ay 60,000 pesos. Plus interest sa isang taon na siguro nasa magkakano lang yan, 0.027, mga ganon, percent per annum. Habang kayo po ay nag-iipon sa bangko, eto ho, habang kayo po ay nag-iipon sa bangko sa isang regular savings account, ay na-diagnose po kayo ng critical illness na siyang uso po sa panahon ngayon, cancer, kaliwat kanan, heart disease dahil sa mga kinakain, stroke dahil sa kapuyatan ng mga tao, kapaguran, lahi nila, ganyan. Anong gagawin nyo sa perang naipon nyo sa bangko? I-withdraw ninyo, di po ba? Yung 60,000 na yun, i-withdraw ninyo. What if yung 5,000 pesos mo inilagay mo sa VUL o Variable Unit Linked Investment? Yung 5,000 mo sa loob ng isang taon, yan ay 60,000 pesos. What if na-diagnose ka ng critical illness? Halimbawa, cancer. Na-diagnose ka na ikaw ay may cancer. Alam mo ba na meron kang 2 million pesos para sa emergency fund? O kaya naman, kung hindi ka ma-diagnose ng cancer, eh dahil malakas ka, umiinom ka ng mga supplement, ano? Meron kang 1.1 million para sa education fund ng iyong mga bata, ng iyong mga anak after 15 years. 5,000 a month lang yan, ha? At kung hindi naman, mga kaibigan, wala kang anak, ha? Dahil matatalino mga anak mo, hindi na sila nag-tuition, scholar sila, o kaya wala kang anak. Aba, after 30 years, meron kang 5.5 million pesos retirement fund.
5.5 million pesos retirement fund. At pag sumapit ang iyong panahon na kukunin ka na ni Lord, meron kang pamana sa iyong mga anak at mahal sa buhay na 3 milyong piso. Available immediately po yan. Halimbawa, paghulog mo ngayon ng 5,000 sa VUL, kinabukasan may nangyaring hindi maganda, kinuha ka ni Lord. Available immediately 3 milyong piso para sa iyo. Ano, mga kaibigan, ano mas maganda? Savings account sa VUL, sa Prulife of UK, o regular savings sa banko? Which is the better way to save, Prulife UK or bank? Savings and investment. Ito po yung correct formula dyan. Yung sweldo mong 10,000 minus savings na 1,500 o 2,000 equals yun ang magiging expenses mo. Gawin niyo po yung savings ninyo bilang isang bill din o gastusin. Sa iba po, yung sweldo ninyo na 10,000 minus 10% na tithes kung kayo po ay Kristiyano, tapos minus 20%, no, 20% na savings para sa Prulife of UK at 70%, yun lang inyong mga expenses. Unahin nyo ho yung savings. Alam nyo po ba bakit kailangan sa VUL? Kasi kung sa banko lang ho kayo magsisave o sa inyong bahay, on the first year, 2017, kunyari, yung 1 million mo, tinabi mo sa banko. Pag yan ay nilagay mo sa bulsa mo lang o sa banko lang, halimbawa, ang tubo niyan ay nasa 2,500 sa isang taon. Samantalang ang inflation rate ng Pilipinas, ang value na ng 1 million mo ay naging 1,030,000 na. Pero ang actual mong pera sa savings ay 1,025,000. Pero kung yan ay ilalagay mo sa investment at 10%, ha? 10%, yan ay magiging 1.1 million pesos. Nakita mo yung diferensya? Pag nilagay mo yung 1 million mo sa banko after 1 year, 1,025,000. 1,025,000. Napag-iwanan na yan ng inflation rate, pagtaas ng bilihin. 1,030,000 na po. Ibig sabihin, lugi ka na kagad. Pero kung yung 1 million mo inilagay mo sa Prulife of UK, yung 1 million mo after 1 year nagiging 1.1 million pesos. Yan po ang Prulife of UK. Hindi po enough na mag-save. Kailangan po ninyong palaguin ang inyong pera. So meron kayong mga iba't ibang klaseng investment. Pwede ho kayong mag-invest sa property, sa real estate. Pwede kayong magtayo ng inyong sariling negosyo. Pwede ho kayong magdeposito sa banko, kaya ay mag-time deposit. Pwede po kayong mag-avail ng UITF, mutual funds, stock market, o kaya naman ay kumuha ng isang VUL o variable unit link. When you retire, mga kaibigan, your income will stop, but the expenses will continue. Yan po ang malungkot. Marami na bang nagyaya sa'yo na mag-invest sa stock market, real estate o life insurance? Tapos lagi ka nalang sumasagot na wala kang time? Lagi ka nalang sinasabi mo na saka na yan, marami pa akong binabayaran, busy pa ako? Hanggang kailan ka magiging dead ma? Did you know that just by delaying, you're already losing money? Because time is money. Pag mag-start ka nang may edad ka na, sinasabi ko sa'yo, kaibigan, the best time to invest is always now. A year from now, you will wish you had started today. So again, are you willing to set aside a monthly budget to ensure your future? Para sa pag-aaral ng iyong anak? Para sa emergencies? Para sa critical illness? Lalo na kung lahi po ninyo ang cancer, lahi po ninyo ang high blood, ang heart disease. Habang kayo ay bata pa, habang kayo ay wala pang sakit, simulan niyo na po ang mag-avail ng VUL sa Prulife of UK. Ito mga kaibigan, ang Prulife UK po ay number 2 sa buong mundo na may revenue ho ng $90.2 billion. Bakit sa Prulife of UK? Dahil ang Prulife UK o Prudential PLC ay number 2 sa buong mundo na mayroong malaking revenue na umaabot sa $90.2 billion US dollars.